Iba rin mga seller, mura rin yung bentahan nila. Pero ito yung nakita kong madami akong mabibili. So, yung iba kasi chopping board na lang available. Eh, kailangan ko rin ng props na kagaya nito. Dalawa siya. So, lahat naman yan. Welcome back to my channel! At kung bago ka lang sa channel ko, welcome sa iyo! Kung hindi ka pa nakapasubscribe, huwag kang manghihinayang mag-subscribe at click ang bell button para updated ka sa lahat ng mga vlogs ko. Ang gagawin natin ngayon sa aking vlog ay mag-unbox muli. Marami na tayong na-unbox. At ito yung isa sa pinaka-special kasi nga, kung mababasa nyo, fragile. Kailangan ulit natin ng gunting. Uy! Hindi ka na yun. Yes. So, cut na lang din natin ulit. Okay, nanili ko siya ulit sa Shopee. Kasi, Shopee number one eh. Excited akong ipakita sa inyo ang laman ng kahon. Ta-da! So, ito yung mga kahoy na pwede natin gamitin sa food photography at syempre pwede na rin gamitin sa normal na kainan. Binili ko siya dahil pwede tayong mag-picture ng mga pagkain, lalo na may camera naman tayo, at yung mga props pa natin na mga may kita nyo pa sa susunod ng mga vlogs. So, eto, chopping board. Yeah, maganda siya gamitin, lalo na kapag mga fried or mga pagkain na super yummy din tingnan kasi malinis yung background at yung props na nakakita ko. Then, ito is yung pwedeng saucer. Magaya rin ito. Mas maliit na version. Gawa siya sa Akasha. At nabili ko siya taga-Pilipinas ang din. Around sa QC. May iba rin mga seller. Mura rin yung bentahan nila. Pero ito yung nakita kong madami akong mabibili. So, yung iba kasi chopping board na lang available. Eh, kailangan ko rin ng props na kagaya nito. Ta-da! Dalawa siya. So, lahat naman yan, ng prices nito, ilalagay ko sa description box para aware din kayo kung nagtaas na ba or nagkaroon ng sale recently. Ano naman? So, di ba? Ang ganda niya. Tapos, shiny pa siya. And then, below. Ayan. Siyempre, hindi mawawala ito. Madaming malalagyan at pagkain dito. Excited na ako. Super ang ganda ng pagkakagawa sa kanya. So, abangan natin sa next video kung paano siya gagamitin sa food photography. So far, wala naman akong nakitang mga damages or gasgas. Kaya alam kong sobrang legit ng pagkakagawa sa kanya. Shout out para sa mga nag-comment sa akin previous vlogs na DIY matcha milk tea at milk tea toppings. Mega shout out to you, Travel Bob's DDG.
Mega shoutout din sa iyo, Crucialicious. Mga dinnerwares na ito ay may kamahalan man kumpara sa plastic plates, mas matibay naman ito at yak na magtatagal kaysa sa relasyon nyo ng jowa mo. Char lang! Kung mayroon kayong extra na pinagawa sa inyong cabinet o retaso ng kahoy, pwede rin kayong gumawa ng DIY chopping board o cooking wares. Ilabas nyo ang pagiging creative nyo, at least makakatipid pa. Tabang varnish lang, ganun! Sana may natutunan kayo at please subscribe to my channel. Huwag mong kakalimutan ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang vlog. Bye!